for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. And when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent everyone his mantle and sprinkled dust upon their heads toward heaven. So they sat down with him upon the ground 7 days and seven nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Pray, Lord, salamat po sa inyong salita. Patuloy namin pag-aaral sa book ng Job, Panginoon. Nawa, makita namin ang emotions dito, Panginoon. Pathos dito, Lord. I pray, maka-reflect kami, Panginoon. Di man mangyari sa amin to, wag naman sana. Makita namin yung aral dito, Panginoon, sa pagdurusa ni Job. At later, Panginoon, yung mga usapan nila. But I pray na makuha namin yung mensahe ngayon. Hapon, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Gandang hapon po sa lahat. Title po nito is Shall We Not Receive Evil? Okay? Di ba tayo tatanggap ng masama? Yan. So, sino gusto ng masama? Ibig sabihin nun yung mga masamang bagay. For example yan, matayang ka, nagkasakit ka, natanggal ka sa kung saan. So, magagalit ka ba sa Diyos? Dapat hindi, pero yun ang pag-aaral natin. Pero, again, Job 2, ano napansin nyo? Para siyang inulit lang sa Job 1. Pero mas maiksi na ngayon. At dahil ubus na po siya, actually, wala na siyang kayamanan. Matay na lahat ng mga anak niya. Pero, meron pa siyang kasulusugan. Kaya dito po nag-umpisa itong si Satanas na naman. Isang araw, nung again, Sons of God na yan, I believe, di po yan mga anghel, mga sin anak ng Diyos siya, nasa langit na. Si Satanas ay nakikiano rin. Patulad sa chapter 1. At napansin naman siya ng Panginoon at pinagmalaki niya naman niya si... Pauna muna at tinanong niya muna. Alam naman niya eh. Pero ang message po sa atin yan, para talagang makuha natin na si Satan ngayon, sa panahon natin, sa panahon ni Job, okay, at sa panahon natin, pag-gala-gala yan. So imagine nyo na lang anong gagawin at pwedeng gawin yan. Na-imagine nyo ba? So wala pa sa same trend ngayon. Tandaan nyo po yan. Kaya inulit pa yan, no? So gala-gala siya sa langit, sa earth, sa langit, sa earth. Hindi, pinagmalaki naman ng Panginoon si Job. Ano, pwede rin po siya pupunta ng piyano sa sarili niya? Ba't ka pupunta? Hindi pa. Tanong lang po. Hindi, wala siyang gagawin doon eh. Okay, so saka pa siya sa iusgan doon. Okay. Maganda na yung tanong niya kasi nga, yun yung talagang pinagpapalagay ng karamihan eh, no? Anyway, may sabi ko. Yan, so pinagmamalaki po, no? So gusto natin pinagmamalaki tayo ng Diyos, hindi tayo kinakahiya. So sino yung mga pinagmamalaki ng Diyos? Of course, yung mga sumusunod sa Kanya, yung kanyang patotoo, maganda. O yan, so sabi dyan, nasa verse 3, there's none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feared God, then eschewed evil, ganun pa sa chapter 1. Pero dito, nanabanggit dito yung katagdagan kasi nga noong chapter 1 siya na ay kumbaga sinubok na siya, kaya sabi and still he holdeth fast his integrity. So pag-aralan natin yung word na integrity. So anong sabihin ng integrity? So sa mga structure daw, integrity ibig sabihin mare, yung building hindi pa babagsak, lumindol. So mako-compromise yan, depende nga kung gaano kalakas yung lindol at gaano katibay yung structure or building. So, pag may integrity pa rin, nabisa niya, pwede pa rin gamitin. Okay? So, sa tao ngayon, ang tao din ay, sabi nila, marupok. Again, depende nga eh. So, may mga tao pong subok na sa panahon din. Okay, so, sana ganun tayo, mga bata. Ah. So, huwag kayong papayag na puro negative yung narinig nyo. Eh, puro drama kasi pinapakinggan nyo. Tayo nga, ang target nga natin, ang ating... goal sa buhay, tumibay tayo para gamitin tayo ng Diyos. Ang hirap gamitin ng Diyos ng pag ikaw'y marupok.
Or, kunwari yan, magiging sa inyo minsan yung mga pastor na naglingkod ng tapat sa Diyos na mga 20 years, 40 years. Bandang huli, doon kakapusin. Okay, sabi ni pastor dito, ang tawag dyan, banderang kapos. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit banderang kapos. Ano yung sabihin nun? Hindi umabot. Ba't bandera? Hindi ko nanalo. So, yun daw yun. Ako hindi ko pa rin alam. Basta ang ibig sabihin lang doon is, maganda na yung ginagawa mo, patungo ka na doon, bandang uli, inuulang ka. No, sayang, no, nakapanghinayang. So, yeah, siguro may rewards naman na din. Kaso sayang, okay? So, kaya ngayon, ibig sabihin integrity, pwede pa rin, okay? Hindi tayo ibig sabihin perfect, hindi sinasabing gano'n. Ibig sabihin nun, pwede ka pa rin gawin yung dapat mong gawin. So, sa lingkod ng Diyos, pwede ka pa rin gamitin. Sa mga pastor especially, siguro naman nakakita nyo na, nakamdaman nyo na, naintindihan nyo na, na kung ang church, at I believe, yun nga yun, no? So, ang church ay, ito yung gumagawa talaga ng kalooban ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ngayon, obviously, yung pastor dyan yung pinaka parang, di ba? So, parang kung nasabihin mo, yun na yung pinaka kamantayan ng ano, lahat ng bagay halos, ng mabuti, maganda, ng talino, ganyan. So, yung gusto ko sabihin, paano ngayon yung mga pagpastor na, yun nga, katulad nung nag-adultery. Alam natin, maling-mali yun. So, yung iba po ay sobrang bait nila. So, okay lang yan. Ngayon nga tayo, pare-pare tayong mga tao eh. Ang saya nung pastor mo. Pati sa Satanas, ang masaya doon. Kasi na-compromise na po yung integrity nung leader, pastor, tapos tuloy-tuloy pa rin. So, ano mangyayari niya, kahit isang bahay na, ay, nagagamit pa natin, no? Kahit wala na integrity, ano mangyayari doon? Babagsak yung hindi mo alam kailan at sabay-sabay tayong mapahamak. So, sa ganun din po yung church. So, pag nagpatuloy ng ganun, pag nag-adultery ka na, pastor ka na, tawag dito, dinisqualify mo na yung sarili mo. Yun po yung magandang term doon. Kasi yung iba tong mga to, palibasa nga, ewan ko, parang ginawa ng business yung church. So, hindi na payag mawala yan. Gagawin nilang lahat ng pwede nilang magawa para manatili sa kapangyarihan at sa pera. So, nabanggit ko lang yun kasi hindi nakita ko dito eh. Si Job, pag tiningnan mo siya at pag ininterpret, yung sabi nung and still hold this fast is integrity. Ibig sabihin ng hold fast ay nanatili. Okay? Kumapit siya ng mahigpit. Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Sabi nga sa chapter 1, di ba? Hindi siya nagkasala kahit sa kanyang mga salita. So, yung iba po ay, yung iba ko na, hindi naman mang sasapak. Pero minsan nakapagmura, di ba? Alam niyo yun, di ba? So, ibig sabihin, kasi minsan nakapigilan mo pang manapa, kunwari, may temper ka. Pero nakapagmura ka kasi nga, hindi mo napigilan, di ba? So, yun yung pinaka parang halos, ano mo na eh, yung parang pinaka unang bibigay, yung mababanggit mo ba. Again, kung ikaw ay, yun, medyo hindi pa gano'ng matured. Pero si Job, hindi siya nagmura. Or, sabi John, hindi siya nag-charge, hindi niya sinisi ang Diyos. Okay? So, kaya yun po. So, may integrity siya, both sa actions and sa word. Kaya naman, so ito pa yun ha, and though thou movest me against him. So, malinaw po ang si Satanas. Prinsipyo ito sa Bible, tandaan niyo po ito. Si Satanas po yung gusto tayong sirain. Ang Diyos, inaalaw niya yan o hindi. Binivito niya yan. Hindi pwede. Okay? Sinagisabi nun. So, bandang huli, ang Diyos pa rin may hawak ng ating, yung ating future at ang mangyayari sa atin. Okay? No, minsan, sinasabi sa Bible na yung Diyos ang sumisira. Gusto niya, maparusahan tayo. Okay? Pero siya, kontrolado niya. At sabi dyan, to destroy him without cause. Ganyan si Satanas. Wala naman dahilan. Gusto niya lang. Parang sa, ano ba yun? Sa Proverbs, ano ba yun? Wanata yun. Yung mga anak na ng demonyo, pag hindi sila makatulog, pag wala silang nagawang masama. Alam niyo ba yun? At minsan, nagigising pa sila. Uy, wala akong ginawang masama ngayon. Oo, yun sabi dun, di ba? One ba o two? Wanata.
And eh, sabi dyan, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will give for his own life. So ito na naman. Nasubukan na siya, si Job, integrity pa rin, pero eh, kulang pa eh. Gano kasama yun? So huwag niyo gagayain Satanas, amen? Pag nakita niyo na sinubok na isang kapatid, sino man yan, kahit nga hindi kapatid, ang gusto lang natin masira yung mga demonyo. Wala okay yun. Matay na sila ngayon na. Pero yung bang alam mo na, kung natin, si, ngari lang, di ko alam kung anak ng demonyo si Duterte, for example. Kung hindi naman, huwag mo nang ano, di ba? Nagka-cancer na. Yeah, kapatulang pa yan dapat ng kamay. Hanggang ganun. Hindi tayo ganun. Amen? Tandaan nyo yan, ha? Hindi tayo ganun. Kasi sabi sa Bible na huwag ka matutuwa kahit sa mga sa demise ng kalaban mo. Okay. So, nabanggit ko lang yung kasi sa Satanas, hindi siya ganun. Anak nga ng demonyo. Demonyo talaga. Siya yung demonyo. So, gusto niya pang again, tinetempt na naman yung Panginoon. Ang sabihin ko is minumove niya against kay Job. Kaya nagbigay siya ng suggestion ngayon. Eh, nawalan nga si Job ng pera, ng kabuhayan, ng mga anak. Kaso malusog pa rin naman siya eh, parang ginaganon. So ito na ngayon, inakabahan ka na nung ikaw si Job. Ito na ba yung last na pagsubo ko, namatay yung mga anak ko? Eh kasi na may kalusugan pa rin naman siya. So makikita natin again dito, nagpaalam si Satanas at sabi ng Panginoon, but put forth, hindi, ito pa siya. So ang challenge ni Satan, so, salingin mo rin sa kanya ang kanyang kalusugan. No? Sabi dito, touch his bone in his flesh, and he will curse thee to thy face. So, imagine nyo po yan sa inyong sarili. Para makita nyo kung anong commitment, anong level commitment meron kayo sa Diyos. So, kaya sinabi rin ni, nalala nyo si, yung tatlong friends ni Daniel. Ano sabi niya, naniniwala naman kami sa Diyos, at i-deliver niya at kaya kami deliver. Pero kung sakali, di ba, nalala nyo yun, kung sakaling hindi kami niligtas ng Diyos, hindi pa rin kami magbabaw dyan kung sino man yan. So, dapat ganun actually yung ating stances sa mga bagay na napakalino naman sa Bible. Amen? Dapat po ganun ang maganda. At nakita natin yung tatlo, pinotektahan, ganun din ngayon si Job. Pero actually, bibigay siya kay Satanas, no? So sabi dyan, hindi, pag ikaw ay alam mo na, binigyan mo na ng sakit yan, mumurahin ka na yan. Yun ang sabi ni Satanas sa Diyos. Makikita ngayon natin, hindi naman. So pero, inalaw ng Diyos, sabi ng, and the Lord said unto Satan, sundan niyo po lagi yung Bible, ha, para ano. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. Sa Tagalog, ayan na, binibigyan natin pa yung tulot, saktan mo siya, ang gusto mo, yung kalusugan niya, pero huwag mong papatayin. Ayun ang kasunduan nila. So again na yung tanong last time na ba't inaalaw ng Diyos yun, eh, kahit anong gawin ng Diyos, pwede niyang gawin. Amen? Pero ang mabuti naman sa Diyos, yun nga, pag may ginawa siya, may hinayaan siya, para pa rin yun sa ating overall kabutihan. At kahit mamatay pa tayo, kung ligtas ka naman. Amen? Handaan natin yan. So yun na, so when Satan forth from the presence of the Lord and smote, may smote yan ha, smote. Tsaka yung kanina, sabi nyo kanina, patchered. Okay. And smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Nagkaroon siya ng pigsa. Kung anong pigsa man yan. Kung anong boils. Boils kasi pigsa eh. Sore boils. Matindi. Malala. Na pigsa. Simula sa sakong ba yan? O talampakan, tama, talampakan, hanggang sa kanyang bumbunan. Very good, no? Kaya si Pastor, pag nababasa niya, laging ano eh, para lang maintindihan ng mga tao ba, lahat! So, imagine nyo, buong katawan nyo, anong walang boils? Pati dyan, mata, pati nga dun daw. Laging na ano ni Pastor, kasi mahirap yun, di ba? Sa mga ano mo, secret parts, di ba? Sakit at pupupo ka lang, ano man yan. Sakit. So, pinarusahan po si Job, sinubok siya, okay? Nakaka-relate ba? Eh, sino may nagkaroon ng pigsa dito, kailan lang? Nasabihin, kung sino man yun, masakit, di ba? Eh, isa lang yun.
Hindi ka na ating. Yung mga Mateo, yung magtrabaho, yung mga namang napakasakit po. Pero loko-loko talaga to si Satanas. No? Alam niya eh, ano yung masakit. Kung maputulang ka man ng ano, tapos na yun eh. Doon kikirot yun. Pero pag inipit mo yan, dito lang, medyo masaya ka pa yung mga gamit pa. Eh, laman mo, no? Yung skin mo, eh, ibig sabihin, bawat kilos mo, sakit. Itong matindi pa niya, ano yung punctured? So, yung punctured po, ito yung mga, alam mo na, yung mga, pag alam niyo yung pot, di ba, is yung naghahalaman ka. So, shared yung, alam mo na, parang, ang tawag yun? Palayok na sa utak ko, eh. Parang ganun, palayok. Hindi, basta pot. Ginagamit sa halaman. Eh, nababasag yan, di ba? O siguro, napakakati na, ang sakit pa. Kahit yung mga sugat, ganyan na yan, di ba? Gusto alisin yung mga dati ng ano, para mapalitan kahit paano. Kung magaling na yung ano mo, dugo mo, aayusin na yan. Pag tubo niya, at least maayos na. Eh, tuloy-tuloy. Ano yun? Sakit. Yan o, mag-scrape with sim, hitsap with us. So, pinangaano mo yun. And he sat down among the ashes. Di ko na alam bakit pa siya dun umupo. Ewan ko, siguro sobrang hirap niya na. Or, again, expression ng pagdadalamhati, di ba? So, ito na yung masakit. No? Nung una, hindi pa napasok sa ano, yung asawa niya. Siguro, tinutulungan pa siya. Ino-comfort pa siya ng asawa niya. Eh, hindi nabanggit, di naman namatay ang asawa niya. Buhay pa rin, namatay ang anak niya, mga anak niya. Ito yung masakit po, no? Sabi dito, then said his wife unto him, nakita nung asawa niya, tindi nito siya, ano yung ginawa nito sa Diyos? Hindi nakapagtimpi, kasi pag yung asawa mo, eh, syempre, pinarosahan ng Diyos, damay-damay yan, eh. O siguro, namdam itong asawa ng Job, walang ano, eh. Wala rin, ano, eh. Hindi rin maganda yung spirito nito eh. Sabi ba naman? Sabi dyan, dost thou still retain the integrity? So, nung una, alam natin, sinabi ng Diyos, may integrity pa siya. Itong verse na, yung asawa niya, tinatanong na siya, ano? Ano na? Arang ganun eh. Ano? 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 Adjus ka pa rin? Ganun na siya. So, kung naiintindihan po natin nangyayari dito, imagine na rin natin sarili natin na posibleng dumating yan kasi nga, inaalaw ng Diyos kay Job eh. Now, sabi naman ni Pastor, hindi yan mangyayari sa atin. Wala nang ibang Job. Eh, hindi ka natin alam eh. So, pero at least, gawin natin standard yung ay Job. At siya ay naging makadyos pa rin. Hindi naman niya nawala ang kanya integrity. So, naiintindihan niyo ba yung ano? Nararamdaman niyo ba yung kanyang kapig? At yan, bukod sa kanyang laman, ano ba ito? Hinumuna na siya ng asawa niya. At ang sinasuggest pa sa kanya, curse God and die. Mamatay ka na, sumpay mo ang Diyos. Ba't nadamay ang Diyos? Kasi nga, nabanggit ka rin na lahat yan alaw ng Diyos eh. Ibig sabihin, kung mangyari yan, inalaw ng Diyos yan. So, loko-loko din yung asawa niya, no? Dinamay pa ang Diyos, walang paniniwala sa Diyos. At salit na yung kanyang asawa ay suportahan niya. Eh, sabi, mamatay ka na. So, matindi po yung pagsumok ni Job. Tuloy. Ajan, but he said unto her, ito na, ito niabangan natin, anong gagawin ni Job? Okay, ganito yung problema niya. Last week, hindi siya nagmura, hindi niya sinisi ang Diyos. Eh, this time naman, ang sakit-sakit na, ano yung gagawin ni Job, no? Sabi niya, and said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. So, hindi niya pa, loko ka. Hindi man lang. Sinabi niya lang yung totoo. Magsalita ka, para kang, hindi na lang sinabing loko-loko eh. Para ka lang katulad ng mga loko-loko. So, makikita niya si Job talaga, andun yung patience niya. Lalo sa kanyang asawa, siguro nga, sabi rin ng mga nagko-commentary dito, ikaw ba naman, ganun makita mo yung asawa mo? So, apektado yan, yung babae. Kaya nasabi niya yun. Parang ganyan sabi nila eh. Pwede rin. Kaya ngayon, si Job, kinukonsidera pa rin niya yung asawa niya. Imagine mo yung, na-imagine yung gano'ng ka-mature si Job. Ganyan po yung magandang attitude. Nakita mo yung masama, intindihin mo lang bakit ito, ano yung dapat kong gawing response sa ganitong problema. Napakaganda. At later, makikita nga natin yung paano pinagpala si Job na naman. No?
So yun po, sabi niya, parang loko-loko. So ito na yung ating title, sabi, what shall we receive good at the hand of God? So pinasok niya po ngayon, yes, nakikita ko, pangit na nangyari sa atin. Pag pinapaalala ni Job sa asawa niya at sa atin na rin, no? Ang dami mong tinanggap na mabuti sa Diyos. So ang Diyos, huwag mong i-charge ng kalokohan, ng mali. No? Kasi may mga gumagawa po noon. Sabihin nung, nasa lang Diyos, sinabi ko last time, di ba, sa meme. Sabihin nung, eh, masyado pa akong bata, ayaw ako sa Diyos. Eh, saka na ako maglilingkod sa Diyos, saka ako ang kailangan ng Diyos, parang mga sinasolve natin, di ba? Eh, ano ba yung Diyos? Saka na siya. Tapos nangyari yung, ano, masamang nangyari sa kanya, nasa lang Diyos! So, may ganon. Alam ni Job, mali yun. Kaya sabi niya lang, inalala niya yung mga magandang binigay din naman ng Diyos sa kanya. So, sana tandaan natin kung pag sakaling dumating sa atin yung, yan, maunlad ka na, kung sino man dito, hindi ko alam. Mga si Kuya Jun, mabira, may sarili ng mini grocery. Wow, di ba? Mabira, paano mo ginawa yun? Bubulahin ka pa ng mga kainuman mo. Ha? Paano ginawa? Galing mo talaga. Hindi naman masyadong. Hindi, galing mo talaga. Biroin mo. Si Job, hindi, naalala niya, ang Diyos naman nagbigay nung ano man meron tayo. Amen? Amen. Kagalingan, lakas. Tawag kasi na iba, swerte. Obviously, hindi swerte yun. Bigay ng Diyos yan. Yung ibang mayaman, itrace mo yan. Yung iba kasi mayabang. Kung ano pang sabihin yan. Eh, magaling talaga ako. Ganito lang diskarte dyan. Kaya may kinig doon. Ang Diyos na nagbigay nun, pag hindi sila napagkatiwalaan, tayo, kung anong binigay sa atin, tapos ka rin. Pag dumating yung, pag binawi niya yan, even worse, balik ka rin niya yan, tapos ka. So magandang attitude na pinapakita ni Job na dapat nagkaroon din tayo. Lahat yan sa Diyos. Lahat yan galing sa Diyos. Binigyan tayo. Salamat sa Panginoon. Kinuha niya. Paano yan? Ba't mo pa binigay? Kukuha mo lang din. Ayaw mo na natin sinanasan mo yung ginhawa for a time. So walang masama sa Diyos. Kaya ang sinasabi niya dito, tumatanggap, kaya tinatanong niya ngayon yung wife niya, parang makikita mo dito, parang inaakay niya pa rin yung asawa niya, inaalalayan niya, para hindi maging ganyan yung attitude. Okay, ganun din tayo ngayon. Pag mayroon tayong kapatid dito, nakita mo na, ano, may pinagdadaanan. Ikaw ron, didebatihin mo naman. Hindi mo nga alam kung ano nangyayari. So may mga pangyayari sa buhay ng tao na minsan, sobrang bigat, di niya makayanan. Ano nangyayari? Nagdi-decide siya ng mali. Pagmura, kung ano man yan. Di haatin. Ano pa? May sinungaling pa. Kung ano man yan. Intindihin mo na lang hanggat kaya mo. Amen? Kung wala kang masabi mo, ano, sabi mo kay pastor, inform mo, pray kung anong dapat natin gawin. Amen? Ganun nakita ko dito, inaalalayan pa rin ni Job yung kanyang asawa. Therefore, ini-steer niya sa tamang direksyon. Kaya tinatanong lang niya. Hindi sinabing, loko-loko. Hindi, parang kang loko-loko. So, hindi ganun kabigat yung ano, di ba? At yun niya, pinaalala niya, tumatanggap ka, saya-saya mo nung tayo pinagpapala. Okay, siguro, anong ginagawa ng mga mayamang babae? Mayaman yung kanyang asawa. Ha? Papamper. Alam mo nga. Yung kasi pag ano na, di ba? Pamper. Siya, total naman. Mayamang ka, asawa mo. Ikaw naman, paganda ka na lang, pa-cute. Yan, pamper. Ano ba yan? Yung pati koko, pati yung... Nakikita mo yan, di ba? Si ano, ayaw kang banggitin eh. Ayaw ko, naghiwalay na yung dalawang yun. Ang sarap naman ang buhay. Siguro, iniinggit-inggit niya yung mga kano niya. Eh ngayon, paano ngayon? Kaya yung magandang tanong dito, shall we not receive evil? Attitude po kasi yan. Kasi, nung ikaw ay tumatanggap ng ano, dapat iniipon mo sa sarili mo yun, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Dapat ganun. Meron pong ibang ngayon pinagpapala, hindi nga pagpapala tawag nila dyan. Magaling kasi ako, magaling. Matanggap lang ang tanggap yan. Diba? Kaya nga again, so mag-soul winning tayo. Ano nangyari sa mga mayaman?
ayaw eh, no? Parang hindi mo maano. Kaya tama yung sabi ng Diyos. Huwag mayaman, mahirap, maligtas. Parang imposible nga eh. Kaya nilarawan pa yung kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Matindi yun. So kaya nakakawa kaya kayo din, ha? Kasi Kuya Jun, nag-ano na, laki nung ikitain ko dun, ha? Sakto lang. Huwag kayong mangarap na sobrang... Kasi ako din, pag nagbabasa rin ako, si Amazon, naku, pambihirang. Maliit lang kita nun sa every sale, eh, kaso napakarami. Imagine mo buhay nun, anong gagawin mo sa pera mo? Yun ang talk show sa kanila, anong gagawin ko dito? Lahat, natikman ko na. Walang kwenta. Yun. Sana maligtas yung mga yan, no? Nilibot na po sila ng kalawakan. Pero mahirap. Nilibot sa kalawakan, magpunta nila dun. Ha? Mag-save ng whales. Eh, yung mga hapong, pinapatay yung whales eh. So, okay, so natuto ba tayo? Hindi pa nga kayo mayaman, ini-instruct na kayo. Kung sakali, si Dr. Jana, Doktora Jana, yung kilala kong doktor namin dyan, inakwento lang sa akin eh. Pambihira daw yung dyan pa lang, sa pwesto nilang, ganda na ng bahay, yung sasakyan. Ay, nakabili na naman si doktora at saka si doktor dyan sa ganyan. Kasi nga, yung ano mo lang eh. Check up lang. Upo ka lang dyan. May time lang yun, ha? Okay, siguro. Sige, punta kayo sa 300. Ano na ba ngayon? Magkano na? 500 na isang ganun dun. Eh, pag nag-CS pa, matay na. So, yan po yung mga aral na inaaral sa atin dito, kaya inaaral natin si Job. Ang ganda ng attitude niya, parang, kasi like, sa chapter 1, di ba, nakita niyo yung chapter 1. Wala pang ang ginagawang masama yung anak niya, nag-o-offer na siya, baka lang. So, anong pwede nating, ano doon? Ikumpara doon. For example, si Brother James. Diba kasi ginagawa ko ng Lord lahat ng pwede kong gawin eh. Eh, advance ko pa. Ay, nagtatides ka na, i-advance ko pa yung ano eh, mayroon pang blessing dito eh. Para masaan ako, ma-preserve sila. Parang ganun. So, ganun ang ginawa ni Job. So, kaya dito, makikita na naman yung ganung attitude. Paano niya nakayanan yung ganung pagsubo? Kasi naipo na. Nagpapasalamat siya nung tanggap siya ng tanggap, hindi yung agawin ko dito, bababae ako, malalalaki ako, ganun yun, wala nang magawa eh. Minsan, ayokong aralin niya mo yan, kaso minsan, nababalita eh. Kaya ngayon, dumating sa kanya, sabi niya, eh dati tumatanggap tayo mabuti. Yung ngayon naman, pinapaano sa atin ng Diyos, masama, o anong gagawin natin? Sisisiin natin siya, wag. Kasi in all this, did not Job sin with his lips. So, parehong-pareho nung chapter 1. Men, ilang minutes na ako. Parang bilis pa lang eh. 30 na? 3-0. Okay, tapusin natin sa mga kaibigan niya. Ito po ay, ano no, yung Book of Job, yun lang ang kwento nun. Chapter 1, chapter 2, and last chapter. Ano ba yan? 42? Yun na yun. Ano nangyari sa chapter 3 hanggang 41? Ito po yung mga yun, mga kaibigan niyang mababait. Mag-uusap sila. Kaya bihira yung kilala kong nag-series ng Job. Kasi nga, paulit-ulit lang yun. Pero tayo, say-say natin yan. So, introduce natin yung kanyang mga mababait na kaibigan. Hindi po lahat yan masama. Kasi actually, ito makikita natin, may lesson dito. Okay? So, pwede din natin apply sa atin, ha? Pag tayo ay nakikidalamati, napansin nyo ba mag-ano pa ano yung laro nila doon? Pupustahan pa? Bingo, tsaka yung... Tong-its, tsaka yung isa ba? Sakla, di ba? Isipin mo na ito ba itong mga to, eh, nakikidalamati talaga? So, ganun din tayo. Pag tayo, eh, tayo pa naman, nag-funeral service. Okay? Huwag nyo, iwasan nyo na yung, di ba? Pag nakikidalamati ka, umayos ka. Iwasan mo muna yung baka magkukwentuhan lang kayo ng ano doon.
tawanan pa kayo. Yung pwede pagpaliban yan. Ito yung makikita natin sa kanya mga kaibigan. Sabi dito, now when Job's three friends heard of all this evil, I mean, sabi sa evil sa Bible, ah, ano ito, masamang nangyari. Hindi laging demonyo yan. Ah. Tandaan natin yung evil, ah, ano yun? Masamang paningin. Hindi yun, hindi yun yung sabihin na yung demonyo. Okay. So, narinig nila, nabalitaan nila na may masamang nangyari kay Job, pinuntahan nila. So, lesson, gawin din natin yun. Amen? Minsan, bisitahin natin, kunwari, katulad ni Chelsea. Amen. Hindi naman namatay si Chelsea, pero minsan, nakikidalamari tayo, di ba? Namimiss natin. At bisitahin natin. So, lalo ito, matindi nangyari sa kanya. At sabi dito, pinuntahan siya, they came everyone his own place. So, hindi natin lang kung gano'n sila kalayo. Kaya sila ay friends, pinakilala dito, dahil later sila ay mag-iisa-isang magsalita. They had made an appointment together to come and to mourn with him and comfort him. So, kahit sa ngayon po, nabanggit ko sa inyo isang pastor na habi niya, ayaw niya ng ganito, di ba? Hindi ko sabihin kung sino. Pero maisip mo kung bakit, kasi nga, may kinalamati ka, hindi mag-text ka na lang, kunwari, naiki-condolence ka, di ba? Pero sa atin po, lahat ng opportunity yan, gusto natin yan kasi yun nga, malambot ang puso ng mga yan kahit paano. Hindi naman lagi tayo nawawala ng mahal sa buhay. Kaya ginagawa natin po ay i-take advantage natin yan, okay, makapaglingkod. At maganda po talaga yan. So, to comfort them. And they went and lifted up their eyes afar off. So, malayo pa, umiiyak na sila. So, yan, pwedeng gawin, makidalamhati ka. And they went, everyone is mantle. Ito, medyo nakakatawa to kasi sa meme. Eh. Sabi ng meme, talagang parang Hulk Hogan. Siguro, malambot yung mga tela nila nga doon. Hindi ko alam. And sprinkled dust upon the heads of their heads toward heaven. So, ginagawa yan sa ibang, ano to, di ba? Sa ibang lugar. So, again, yan ay picture at saka action nila pag nagdadalamhati sila. So, pwede natin isipin dahil tayo babalik sa Alagabok, nanggaling tayo sa Alagabok, ayun yun. And they sat down with him upon the ground. So, na-imagine nyo ba? So, nakita nila si Job doon. Sa palagay nyo yung ganong sinapit nyo, namatayan ka, naubusan ka ng business ngayon, may sakit ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, sasabihin mo eh. Kaya sabi dyan, 7 days and 7 nights, nilang kinausap, none spake a word unto him, for they saw that this his grief was very great. So maraming lesson dito. Una, yan, yung mga kaibigan, hindi nyo kailangan dagdalin agad. So, pakita mo lang, andyan ka. So, malaki ang magagawa sa kanila nun. Amen? Hindi mo kailangan, pinapatawa lang kita eh. Kung di mo alam gagawin mo sa tindi ng kanyang, ano, enough na minsan yung andyan siya, kasama mo. Amen? So, sa church, ganyan po yan. Sa church, maranasan natin kasi marami tayo dito. Pag dumami-dami pa tayo, dapat alam nyo yan na hindi nyo kailangang pasayahin or something, magjo-joke ka. Samahan mo lang yung kapatid. Ako po eh, hindi ako magaling talagang magsalita eh. Kaya kahit nung ako'y high school, yun yung sabi sa akin, ang galing mo talagang makinig. Sinaganyan lang ako. Ewan ko ba naman. Good listener. So, yun po. So, pero later, babanatan kasi sa itong mga to. So, pero, at least, ginawa po nila yung tamang gawain. No? Yeah. So, gawin din natin yun. Amen? Pag may dumating sa ibang kapatid na ganun. Kaya ng iba naman, huwag na kayo absent. Ngayon, iba, bisitahin natin. Ganun. So, yun ang pag-chismisa kasi na ito naman, hindi ko alam, may mga ganong Kristiyano. Hindi nila naiintindihan yung nangyayari. Bandang huli, pag-pray natin si ganyan na nangyayari sa kanya eh. Kasi ganyan eh. Iwasan natin yung pag sa'yo nangyayari yun. Tapos ka. Okay? May malaking nagagawa yung pag kayo ay dito, dinadamayan. So, sa case ni Job, hirap, no? Sabi nila, okay, mahirap yung mamatayan ng first time, magulang, lolo, lola, kapatid, or kaibigan, di ba? Eh, paano kung anak mo? Natindi yun kasi iniasahan mo, mauna ka eh.
Hindi mo ini-imagine nyo na mauna yung anak mo. Imagine nyo nangyari kay Job dito, di ilan yung anak niya? 10. Nagdadalamhati siya, tapos may sakit pa siya. Hirap. Tapos wala ka pang pera. Eh dati, mayamang ka. Na? So kaya yun ang mangyari dito. From chapter 3, maramdaman natin nawa yung naramdaman ni Job. Kung paano siya aasarin ng kanyang mga kaibigan. Okay? At may mga wisdom po doon. Doon tayo actually mag-focus. Hindi yung puro tayo emotion this series. Okay? Ah, kilala niyo si Job? Hindi pa. Pag natapos natin, lalo na may kilala yan. Okay, so this time, bilis lang, no? So, 13 verses lang kasi. Gusto niyo ba open na to? Hindi, okay na to. So, next week na to. Okay, sana nakatayot yung mensahe. Tiwala lang sa Diyos. Alam naman natin mangyayari later kay Job, siya ay pagpapalain lalo. At yung mga problema niya, ano nasa niya, makakalimutan niya na yun. Sobrang saya niya. Mga anak niya namatay, napalitan naman. Sana, ligtas. So, ganun po yung attitude natin dapat sa Panginoon. Now, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa aming series about Job, Panginoon. We pray na makita namin, Panginoon, ano yung attitude na tama sa inyo, Panginoon. Nandun yung paggalang, Panginoon, never na maisip ni Job na nagkamali kayo. Ganun din nawa kami, Panginoon, magtiwala. Even, Panginoon, sa mga time na ang naranasan namin ay hindi na inaasahan at talagang ayaw namin asahan, hindi maganda. Sinusubo kami, Panginoon. So I pray, maaalala namin na lahat naman kami binigyan ng blessing, Panginoon, sa buhay, kalakasan. Magdumating nawa yung panahon na kabaliktaran. Even more, Panginoon, makilala ka namin ng lubos. Makita namin hindi ka nakipagbiroan din minsan. At may mga bagay talaga na pwede mong bigay sa amin na para magising kami kung ano man yung pwede namin gawin dapat, hindi namin ginagawa. So I pray for this church, Panginoon, na hindi ko pinag-pray na kami subukin yun katulad ng kay Job, but hindi pa makabuti sa amin, Panginoon. Daming blessing, ipagsubok din. But especially remember those people, Lord, na sabihin natin medyo mahina pa. Maraming niisip nila na sila lang wala nakakaintindi sila kung ano man yan. Alalahanin niyo po sila, Lord. Nakita namin, hindi kami yung pinaka-pinakakawawang tao kung ano man naranasan namin dahil nakarecord po dito inyong lingkod. Si Job na wala nga ginawang masama at that time. Pero hinayaan nyo siya yung mga parusahan to teach us, Panginoon, napakaraming bagay about you, what you can do, and ganun din po yung aming kalaban, Satanas. Naintindihan namin ang pwede niyang gawin at ginagawa niya, Panginoon, style, ang mga bagay na yan. So I pray na kayo pong mag-bless, Panginoon, sa series na ito. And even today, Panginoon, ako na yung lesson at kayo pong malalati. Alam po, Lord, kayong ingat sa bawat isa sa aking pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen.